Hello mga beshi! Welcome to my channel! Ang isishare ko sa inyo ngayon ay kung paano magtabas, magsukat ng gagawing punda. Yan. Tuturo ko rin sa inyo kung magkano yung puhunan at magiging tubo nyo sa isang kat na punda. Bali, ang ginagamit kong tela ay Canadian cotton. Makapal yung tela niya, hindi rin siya nangungupas. Ang isang yarda nito, 60 pesos ang bili ko doon mismo sa supplier ko sa Divisoria. Ang ikakat natin ngayon ay ang size medium. Ang Canadian cotton, yung width niya ay 96 width. Bali, pag binili mo, nakapold na siya ng ganito. Yung 96 natin na pinold, naging 48 yung lapad niya. Ayan. Ipopold lang natin. Ang size ng punda na tatabasin ko, medium. Ang sukat ng medium, 16 by 24. Yan. Yung 24 inches, magdadagdag lang tayo ng 1 inches para sa allowance sa taas. Bali 25, pero nakapold na siya. Bali 50 inches pagka naka-straight, hindi naka-fold yung tela. Yan. 25. Ang gagawin nating punda, yung overlap, wala siyang zipper. Mag-a-add lang tayo ng 7 inch. Para sa pang-overlap. Bali, ito na yung ating ikakat. Then, dito sa gilid naman, dito natin kukunin yung lapad ng punda, yung 16 inches. Magdadagdag tayo ng 1 inch para maging 17 inches. Sa isang kat na ganito, ang magtatahi natin na punda, 5 piraso. Ang sukat ng punda, 16 by 24. Pag pinold mo siya, dadagdagan natin ng 2 inch allowance plus 7 inch para sa overlap. Bali, 24 plus 9 inch pang allowance. So, bali, ang magagamit mo na tela para sa isang cut ng medium size. yards.
Ang tela mo isang yarda 60 pesos. 1.6 yards times natin sa 60 pesos. Ang puhunan mo sa 5 pirasong punda, 96 pesos. Then, maibebenta mo siya ng 3 100 or 35 pesos ang isa. So, kung bebenta mo siya ng 35 pesos, yung 5 piraso, meron kang 170 pesos. I-less mo doon yung puhunan mo na 96 pesos. So, kikita ka ng 74 pesos. So, yun, dalawang punda. So, bali, apat. Then, itong isa, medyo malapad. Babawasan natin. Kunin na lang natin yung sukat nito. Ito namang mga retaso, iniipon ko rin siya, ginagawa ko rin punda. Punda na retaso, pero isang design lang. Nabibili din yun. Pwede nyo pang pagkakitaan. Ayan, tatahiin na natin. Ang first step natin ay ipo-fold natin half inch twice. Yung dulo-dulo tatahiin natin. Half inch lang ang allowance natin. Then yung kabilang dulo naman, ganun lang din yung gagawin. Fold lang natin ng dalawang beses, half inch ang allowance. Yung tinatahi natin punda, overlap lang, walang zipper. Meron kasi mga customer na ang ino-order nila yung walang zipper. Kaya nagtatahi din ako ng ganito. Then, ipo-fold na natin, kukunin yung sukat na 24 ang haba. 24 inches. Medium yan. Then, yung allowance natin kanina na 7 inches, ayun yung pang-overlap. Ayun yung pang-overlap natin. Yan, yung 7 inches. Papasadahan lang natin ng half inch. Kabilaan na. Yan, pagdating dyan sa ano, i-double lock natin para matibay. Hindi siya madaling matastas dun sa dulo ng overlap. Yan, yung kabila naman yung tatahiin natin.
Then pag natahi na natin 'yan, saka naman natin edging. Backing din natin para mas matibay. Yan. After natin ma-join yung dalawang side, edging naman natin ngayon. Yan. So, ganun lang kasimple mga beshi. Overlock pillowcase. Sa 5 punda, mamumuhunan ka ng 94 pesos. Bebenta mo siya ng 3,400. Yung 5 piraso, 170 pesos ang magiging benta mo. Then ang puhunan, 94 pesos. So, bali ang magiging tubo mo, nasa 74 pesos or 76. Ayan. Ayan mga beshi, napakadali lang puntahin. Kayang-kaya nyo po yan. Nasa loob yung pinaka-overlap niya. Ayan o. 7-inch ang allowance. Yan mga beshi, ito na yung mga natapos naming overlap na punda. Nasa loob yung pinaka-overlap niya. Yan, iba-ibang design na yan. Yung mother ko na nahe dahil iuwi niya sa Bulacan. May mga pa-order na siya. Yan. Medium at large ang size. Canadian cotton yung telang ginagamit namin para hindi nakupas yung tela. And thank you for watching mga beshi. Kung nagustuhan nyo po yung aming video, please like, comment, share nyo na rin, subscribe. And hit nyo na rin yung bell button para lagi kayong updated sa mga upcoming video pa na gagawin ko. Thank you!